sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Muling pagbubukas ng voter registration sa bansa, maagang pinilahan ng mga magpaparehistro. Tanhi ng sunog sa isang bagon ng MRT3 na ikinasugat ng 8 pasahero, iniimbestigahan na ng mga otoridad. Kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, patuloy ang pagbaba, subalit utilization rate ng mga intensive care units sa bansa nananatiling mataas. Lagpas pisong dagdag presyo sa produktong petrolyo, ipatutupad muli ng mga kumpanya ng langis ngayong Linggo. Babala ng bagyo, nakataas na sa ilang lugar sa Northern Luzon dahil sa bagyong Maring. At tatay sa Baler Aurora na nangihiram pa ng nebulizer tuwing sumusumpong ang hika, tinulungan ng MCGI. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, October 11, 2021. At una sa mga balita ngayon tanghali. Halos 100 presidential hopefuls ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy simula noong October 1 hanggang 8. Inaabangan naman ngayon ang initial list of candidates para sa 2022 elections na ilalabas ng Commission on Elections bago matapos ang buwan. Para sa detalye, naritong ulat ni Dante Amento. Sa datos ng Commission on Elections, nasa mahigit 47,000 ang kabuuang naghain ng kanilang kandidatura para sa nasyonal at lokal na posisyon sa isasagawang halalan sa susunod na taon. 77 sa mga ito ang nagnanais tumakbo sa pagka-presidente, 29 naman sa pagka-vice-presidente at 176 naman sa senatorial race. Batay sa Comelec Resolution Number 10695, pagkatapos ng filing ng Certificate of Candidacy o COC noong October 8, ilalabas naman ng komisyon ang tentative lists ng aspirant candidates at inaasahang ipapaskil ito sa Comelec website at offices sa 29 ng Oktubre. Ito ay upang mabigyan ng panahon ang mga kumakandidato na malaman kung kasama ba ang kanilang pangalan na mailalagay sa balota. Sa November 15 naman ang huling araw ng substitution ng party list nominees at opisyal na kandidato ng mga partido at koalisyon kung mayroong nag-withdraw, namatay o na-disqualify. The tentative list of candidates will only become final when we are finished with the ballot paste templates. Okay, so there are two things. First, withdrawal. If they would withdraw and a valid withdrawal has been done and a valid substitution has been done, we can amend and change the tentative list of candidates. Second, if any of the candidates is disqualified and that disqualified candidate has a political party, the political party may file a substitute candidate for that disqualified political party, for disqualified candidate. And again, I'm going back to the third reason, on account of death of an aspirant. Those are the three reasons. There's a fourth reason, sirs and ma'ams. Those who would be declared as nuisance candidates. Samantala, ilalabas naman ang pinal na listahan ng party list nominees pagdating ng November 30. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbukas na muli ngayong araw ang voter registration ng Commission on Elections sa iba't ibang lugar sa bansa. Karamihan sa mga nagparehistro, madaling araw pa lang ay nakapila na sa mga registration booth. Mula Caloocan City, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano na ang sitwasyon dyan? Yes, aga sa pinuntahan naming mall kanina no, dito sa lungsod ng Caloocan,
maayos aga at saka mabilis yung pagpaparehistro ng ating mga kababayan, lalo na yung mga may dala namang o kompleto yung kanilang mga dalang dokumento na hinihingi ng Commission on Elections. Bukas na muli ang registration ng Commission on Elections o Comelec ngayong araw mula o na magtatagal ito sa October 30 sa iba't ibang Office of the Election Officer at mga mall. Magsisimula ang pagpaparehistro ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Aga ito ay bahagi ng extension na hiningi ng Kongreso dahil marami pa ang hindi rehistrado. Lahat ng serbisyo hinggil sa registration ay available tulad ng paglipat ng lugar kung saan boboto, new voters, pagbabago ng civil status at iba pa. Marami naman ang maagang pumila sa registration venues para makapagparehistro. Patwira ng ilan, ngayon lang sila nakapunta dahil busy umano sa kanilang mga trabaho. Ay, busy po sa trabaho. Yung trabaho po kasi tapos. Manon lang po ako yung umaksin para makapag-register. Busy po ako eh. Tsaka may alaga kong bata ngayon. Tapat na may nagpupantay. Asawa ko. Pagka ano nun, siya naman. Para-register. Aga una nang sinabi ni Comelec Commissioner o Chairman Sheriff Abbas, as of September 11, 2021, mayroon ng mahigit 63 million na mga registered voters sa bansa. Mahigit 5 million dito ang bagong botante at 871,000 naman ang nagpa-reactivate. Aga dagdag pa nga ni Chairman Abbas ng Comelec, nasa 10 million pa yung mga kwalipikado naman nating mga kababayan na makapagparehistro upang makaboto sa 2022 elections ang hindi pa nakapagparehistro. Kaya panawagan ng Comelec at gayon din ng ating mga mababatas at maging ng Malacanang ay samantalahin po ang kakaunting panahon na natitira na lamang upang makapagparehistro. Yan ang ating balita mula dito sa Caloocan City. Balik sa iyo, Aga. Dante, ano-ano pa ba yung dapat ng daan ng ating mga kababayan bago pumunta sa registration sites para, siyempre, iwas aberya? Yes, Aga, magandang tanong yan, no? Para po sa ating mga kababayan, para po iwas ng aberya pagka po kayo ay pupunta sa mga satellite registration ng Comelec at ganyan din sa mga mall, ay huwag pong kalimutang mag-download ng form ng Comelec sa kanilang website. Available naman ito aga sa comelec.gov.ph o kaya naman sa iregistro.comelec.gov.ph. Ang mga application form na ito aga ay ang mga application form na filled out sa pamamagitan naman ng mobile application ay ipakita lamang yung kanilang QR code. At huwag din pong kalimutang magdala ng ating mga kababayan ng isang kahit isang valid ID at dapat na rin po nila itong i-photocopy kasi ito ay hinihingi ng komisyon. At gayon din magdala na rin po ng kanilang sariling mga ballpen. At kung wala naman pong pre-filled out na form aga, pagdating naman po sa mga tanggapan ng Comelec at sa mga mall, ay agad lang pong pumunta sa mga booth, may mga nakatalagang booth, at humingi po kaagad ng application po o ng form para po ito ay ma-filled out. Yan ang ating latest. Balik sa iyo, Aga. Alright. Maraming salamat, Dante Amento. Umaasa pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa na tatakbo si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa pagkapangulo sa 2022 elections. Ayon sa Senador, nakahanda siyang umatras at magbigay daan sa alkalde sakali magbago ang isip nito. Itinanggi naman ng paksyon ni Energy Secretary Alfonso Cusi ng PDP laban na last minute decision ang naging pagpili sa senador para maging standard bearer ng partido. Nasa linya ng telepono si Herlin Delgado para sa detalye ng ulat. Harleen, ibig bang sabihin ni Senator Bato de la Rosa na tumatayo lamang siyang stand-in para kay Mayor Sara?
Kailan nilinaw nga ni Senator Ronald Bato de la Rosa na wala umanong napag-usapan na pansamantala lamang siyang hahalili bilang standard bearer ng crucifaction ng PDP laban. Pero nakahanda siya sakaling magbago ang isip ni Davao City Mayor Sara Duterte at tumakbo na sa pagkapangulo. Susuportahan din anya ng senador ang kandidatura ng alkalde kahit pa hindi ito sa ilalim ng PDP laban tumakbo sa pagkapangulo. Kahit na hindi ako sabihan, alam ko na. Alam ko na naman na pwedeng magkakaroon ng replacement. Kaya hintayin lang natin hanggang November 15. Pag sa PDP, accept niya yung offer ng PDP to become our standard bearer, then by all means, I will withdraw and papalis siya. Ela, ayon kay Dela Rosa, ikinagulat din niya ang naging desisyon na siya na ang patakbuhin sa pagkapangulo ng partido dahil ilang oras na lamang bago ang deadline ng COC filing nang tawagan siya para mag-file ng kanyang kandidatura. Pero sakaling hindi na talaga tumuloy si Mayor Sara, nakahanda umano siya na tanggapin ang hamon sa laban sa pagkapangulo. Sakaling manalo, ayon sa senador, ipagpapatuloy niya ang offline tokhang. Ngunit bukas naman daw siya sa mga rekomendasyon para rito. Samantala, itinanggi naman ng Secretary General ng CUSI faction na si Melvin Matibag na last-minute candidate si Dela Rosa dahil kasama na umano noon ang senador sa kanilang pinagpipilian. Pinaghahandaan na rin daw nila ang caravan para sa Tambalang Bato at Go. Kasi kung last minute, 4:59 na yon, diba? Hindi naman kami nag-file ng 5 o'clock eh. May pag-uusap sa kanya. Of course, alam niya, you can speculate a lot of things. Pero sa totoo, dumaan lahat sa proseso yan. Ito, pwede niyong itaga sa bato. Itaga niyo sa bato na simula ngayong araw na ito, eh, we will be campaigning for the tandem of Bato and Senator Bongo. Pero dagdag ni Matibag, nananatili silang bukas sa anumang posibilidad na magbago ang kanilang pambato dahil mayroon pang hanggang November 15 para sa substitution. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Harlene, may ituturing ba na taktika ng PDP laban itong pagpili kay Senator Bato bilang kanilang presidential nominee? Ella, kung mapapansin natin, marami rin nagsasabi ng ganyan, lalo na sa social media, na maaaring taktika lang talaga ng CUSI faction ng PDP laban yung ginawang paghabol kay Senator Bato para maging kanilang standard bearer. Pero kung si Senator Bato mismo ang tatanungin, Ella, ay para sa kanya, as long as sumusunod daw sila sa batas at wala silang prosesong nilalabag, ay tinatanggap niya lahat ng opinion na nagsasabing mockery o pwede rin daw na tactics o strategy lang nila ito basta't para sa kanila nanindigan sila na meron silang prosesong sinusunod at wala silang nilalabag. Ella. All right, maraming salamat, Harlene Delgado, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Abala na ang iba't ibang politiko para sa paghahanda sa nalalapit na halalan sa susunod na taon. Ngunit nanawagan naman si National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer at Vaccine Czar, Carlito Galvez, na iisantabi muna ang pagkakaiba sa politika upang maisulong ang mass vaccination contra COVID-19 sa buong bansa. Para sa detalye, narito ang ulat ni Rosa Licoz. Kasabay ng halos araw-araw na pagdating ng mga supply ng COVID-19 vaccines sa bansa at papalapit na araw ng pambansang halalan, umapela si Vaccine Czar at National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer, Secretary Carlito Galvez Jr., na magtulong-tulong ang lahat upang mapaigting ang pagbabakuna kontra COVID-19. Anya, dapat munang isantabi ang politika at gumawa ng paraan para mabakunahan ang lahat nating mga kababayan sa lalong madaling panahon upang mabigyan ng proteksyon laban sa matinding pagkakasakit at kamatayan bunsod ng COVID-19. Magiging daan din ito upang makarecover ang ekonomiya at maresolba ang suliranin sa pandemya. We call on our local leaders, including our regional directors and offices and IATF, to set aside political differences and focus on our efforts to inoculate as many people as possible.
Ngayon, ang ano po natin ngayon, ang ating challenges is more on throughput, administration, and demand. Ang ating supply na po ay wala na po tayong problema. Dagdag pa ng opisyal, ang pagkakaroon ng mainam na health program ang pinakamahusay na political investment. Hinikayat nito ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang pakipag-ugnayan sa mga stakeholder upang mapabilis ang vaccination rollout. Ang pinakamagandang ano po ngayon, sabi ko, nasabi nga namin na ang investment natin sa ating ano, sa ating political career, itong health, kailangan tulog-tulog po tayo sa pagpapakuna. Baka hindi po kayo tumulong sa bakuna, hindi po kayo makakaroon ng tinatawag na tsansa na manalo po dito. Ang ano po natin, nakita natin, dapat sama-sama tayo sa pagpapakuna ng ating probinsya, munisipyo, sama-sama po tayo dito. As of October 9, 2021, 85.5 million doses ng COVID-19 vaccines ang dumating sa Pilipinas. Ngayong buwan, inaasahang aabot sa 100 milyong doses ang kabuuang supply sa bansa at maaabot na ang 50% full vaccination rate bago matapos ang 2021. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilunsad ng Department of Health kamakailan ang bakuna panalo raffle kung saan maaaring makatanggap ng cash prize ang mga nabakunahan na kontra COVID-19. Subalit nais ng isang mambabatas na sa halip na raffle ay ibang incentives na lang ang ibigay. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si Nel Maribuho. Nel, anong insentibo ang iminumungkahi ng mambabatas? Ella, ayon kay House Committee on Ways and Means Chairman Albay Representative Joey Salceda, mas makatwira na bigyan na lamang ng allowance incentives ang mga magpapabakuna. Ito ang tugon ng mambabatas sa paglulunsad ng Department of Health na raffle na may katapat na gantimpala sa mga nagpapabakuna. Layo nito na mas makahikayat pa na mas maraming mga Pilipino na makatanggap ng COVID-19 vaccines. Paliwanag ng kongresista, hindi anya problema ang tsansa na manalo sa raffle, kundi ang problema ay marami ang kinakailangang lumiban sa trabaho para magpabakuna. Katumbas na anya ito ng isang araw na minimum wage. Naipanukala na rin ito sa pamahalaan na tumbasan ng isang araw na minimum wage ang pagpapabakuna. Ella? Alright, maraming salamat, Nel Maribuhok Live na nag-uulat mula sa San Mateo, Rizal. Iniimbestigahan na ng pamunuan ng MRT Line 3 ang nangyaring sunog sa isa nitong tren noong Sabado. Walo ang nasugatan sa insidente habang tinatayang aabot naman sa humigit-kumulang 100,000 piso ang halaga ng pinsalang dulot ng sunog. Ang detalye mula kay Asher Kadapan Jr. Pasado alas 9 ng gabi noong Sabado nang masunog ang isang tren ng Metrorail Transit Line 3 habang bumabiyahe sa pagitan ng Buendia at Guadalupe Station. Huling biyahe ito ng northbound train para sa naturang araw, ngunit nagkaaberya sa unang bagon ng tren. Sa ngayon ay inaalam pa ng pamunuan ng MRT3 kung ano ang dahilan ng sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa kisame ng driver's cockpit. Agad namang rumesponde ang mga bombero at naapula ang apoy matapos ang halos isang oras. 8 pasahero nito ang nagtamo ng maliliit na galo sa braso at hita habang bumababa sa tren. Mabilis ding naiiwalay ang 2 bagon sa tren kaya hindi na ito nadamay sa sunog. Sa taya ng BFP, mahigit kumulang 100,000 piso ang halaga ng pinsala bunsod ng insidente. Pansamantalang nagpatupad ng limitadong serbisyo ang MRT3 sa pagitan ng North Avenue at Shaw Boulevard Station noong Sabado ng gabi. Humingi naman ng paumanhin ng MRT3 management sa mga pasahero na naapektuhan ng insidente kasabay ng pagtitiyak na titingnan nito ang lahat ng mga angulo sa posibleng dahilan ng sunog. Ayon naman sa MRT3 maintenance provider na Sumitomo Corporation, iniimbestigahan na nila ang insidente at inaalam ang mga hakbang na dapat gawin upang maiwasan itong mangyari muli sa linya ng tren. Kahapon ay naibalik na rin ng MRT3 ang full operation sa lahat ng istasyon nito sa parehong north at southbound. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Samantala, narito naman po ang update sa isinasagawang wish-granting activity ng members Church of God International sa araw na ito. Malaking balakid sa paghahanap buhay ni Tatay Ricky binbiyahe ng Baler Aurora ang kanyang sakit na hika. Tuwing sinusumpong ng sakit, nanghihiram lamang siya ng nebulizer upang guminhawa ang pakiramdam. Alamin natin ang kanyang kwento at kung paano siya natulungan ng MCGI mula sa report ni Sister Julianne Tiburcio. Yes, Sister Julianne. Magandang hapon po sa iyo, Brother Aga. Karamdamang hika ang dalawang dekada ng binabata ni Ginoong Ricky Bernabe ng Aurora. Hindi biro para sa 57 gulang na Ginoo ang pagkakaroon nito, lalo at kailangan niyang magbanat po to para sa pamilya. Narito po ang kanyang kwento. Walo po yung anak ko. Sana ay makapagtapos man sana sila sa pag-aaral. Kaya lang ganito naman ang kalagayan ko. Hindi ko naman matustusan sila ng maayos. Idinadaing ni Tatay Ricky Buenviaje ang kanilang kalagayan sa buhay. Kaya kahit na siya ay may karamdaman, pinipilit niyang magsumikap, maitaguyod lang ang pamilya. Gagawa ko ng popcorn, tapos marami nagpapaga sa akin ng kubo, no? Kontrata ko ng kubo noon. Sa resort, may nagpapagawa noon. Kaalinsabay naman ng kanyang pagsisikap sa buhay, siya namang pagdalas ng sumpong ng kanyang hika. Kala ko nga, katapusan ko na pag nasusumpa ang asma ko. Hindi na ako makahinga. Ang buta nilang paypay. Pawis na pawis. Sira na ang lumang nebulizer ng Ginoo. Para maibsan ang paninikip ng dibdib nito tuwing umaatake ang hika, nang hihiram lamang siya sa pinakamalapit na barangay health center na kilo-kilometro ang layo o kaya sa mga kakilala. Nahinto, palalamigin ko, bago saksak na naman. Kuminsan nahinto na siya, hindi ko na ipipilit. Napunta ko sa sentir. Basta yun, may pausukan na ako, nahagal na nakaginawa ko. Yung nga lang, pansamantala lang. Meron akong kaibigan na yung isang anak niya may hika din. Yun, inutusan ko si Mrs. kong hiramin. Eh, kuminsan nagsasabay naman yung anak niya, nasabay kami, hirap na hirap ako. Sa mga panahong hindi makapagtrabaho si Tatay Ricky, pinipilit nilang pagkasyahin sa buong mag-anak ang pagkaing mayroon sila. Minsan niya, nangyari sa amin, yung tinatsansya ko yung bigas namin, barang hindi abot ng mga tatlong araw. Lulugaw-lugaw na lang kami. Kamunting kaya kami, minsan naglapunan kami. Yan, mga pinagminsan, tatanong kami na kamunting kaya sa gilid. At wala kami pambili. Hindi pinalalampas ng Members Church of God International o MCGI ang bawat pagkakataong makapag-abot ng tulong sa kapwa. At dahil MCGI-kers, bagong nebulizer ang ipinagkaloob ng mga kapatid kay Tatay Ricky. Hindi na niya kakailanganin pang manghiram sa iba dahil mayroon na siyang magagamit na sariling kanya. Pinagkalooban din sila ng libreng grocery items mula sa MCGI Fee Store upang maipangdagdag sa kanilang magagamit. Unang-unang po, nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos at sa tulong din ng MCGI. Maraming salamat po. Sana hindi po manawa ang magtulong sa mga mas mahigit pa sa akin ang kailangan. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo po, MCGI. Thank you very much po sa inyo lahat. Kaakibat na sa buhay na ito ang pagtitiis, subalit may buhay sa hinaharap na ibang-iba kumpara sa ating tinatamasa ngayon. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Roma 8:18. Manghawak tayong palagi sa kabutihan at kaawaan ng Panginoon. Maraming salamat sa Diyos na mabuti sa bawat panahon at pagkakataon. Pa-
Brother Aga, umulan man o umaraw ay tuloy-tuloy ang ginagawang pagtulong ng mga kapatid sa MCGI sa ating mga kapwa-tao sa awa at tulong ng Diyos. Masaya ang aming mga kalooban at labis ang pasasalamat sa Diyos sa bawat pagkakataon na ipinagkakaloob upang makatayo ay makapag-abot ng tulong. Yan muna ang update live mula dito sa Baler Aurora. Ako po si Sister Julie Antiburcio, MCGI Cares, The Legacy Continues. Works of faith, hope, and love for the glory of God. Balik po sa iyo, Brother Aga. Maraming salamat sa Diyos, Sister Julie Antiburcio. Sa awa at tulong po ng Panginoon, kasama rin po sa bibigyan tugon ng MCGI ang mga munting kahilingan nina Irene Espinosa at Rolando Liporada ng Pasig City, Maria Linda Villasenor at Juna Apuya ng Rosario, Cavite, Marilyn Casco mula sa Tuguegarao City, Michael Perico at Bernardo Quarteros ng Camarines Sur, Nelson Dimura at Julieta Abanes mula naman sa Puerto Princesa City, Palawan. Patuloy po kayong umantabay dito sa UNTV dahil oras-oras po ay aming iaanunsyo ang mga benepisyaryo ng wish-granting activity na ito ng Members Church of God International. Pagtulong sa mga nangangailangan ng walang hinihinging kapalit, anuman ang inyong lahi, kulay, relihiyon o kalagayan sa buhay dahil MCGI Cares, The Legacy Continues, Works of Faith, Hope, and Love for the Glory of God. Patuloy ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas ayon sa Department of Health. Kung sakaling magpatuloy ang kasalukuyang trend, posibleng mas luwagan na ang COVID-19 restriction at payagan ng makalabas ang mga bata pagsapit ng holiday season sa Disyembre. Ang detalye sa report ni Alan Manansala. May ilang lugar pa rin sa Pilipinas na may mataas na COVID-19 cases. Kabilang rito ang Cordillera Administrative Region, Regions 2, 9 at 4B. Pero mayor parte ng mga rehiyon sa bansa ay negatibo na sa 2-week growth rate ayon sa Department of Health. Ibig sabihin, bumababa na ang bilang ng mga naitatalang kaso kada dalawang linggo. Sa National Capital Region, bumaba na ng 2,140 ang average ng new cases mula October 2 hanggang 8 base sa datos ng Okta Research. Mas mababa ng nasa 40% mula sa sinundang linggo. Pagtataya ng DOH, posibleng pumalo na lang sa 1,100 ang arawang kaso ng COVID-19 sa NCR sa November 15. Kung magtutuloy-tuloy ang kasalukuyang trend, posibleng maging mas maluwag na ang COVID-19 restrictions sa bansa pagsapit ng holiday season sa Disyembre, ayon sa DOH. Kabilang sa pagluluwag ay ang pagpayag sa mga minor de edad na makalabas ng bahay. Kung mauumpisahan na rin po natin ang pagbabakuna, no? Umpisahan natin ng dose with comorbidity sa mga kabataan, kung atin pong maitutuloy-tuloy at mag-stabilize ang ating supplies, meron naman hong posibilidad. Samantala, ipinaliwanag naman ng DOH kung bakit sa kabila ng pagbaba ng kaso ay nananatiling mataas ang utilization rate sa intensive care unit sa bansa, particular sa NCR. While the cases are going down, ang ospital po talaga nahuhuli sa pag-decongest because these individuals na nasa ospital, specifically sa ICU, mas matagal po sila naglalagi sa ospital. It can be 21 days or more. Nilinaw din ng kagawaran na bagaman bumababa ang mga kaso, sang-ayon sa datos ng Okta, nananatiling mataas ang daily attack rate. Ibig sabihin, marami pa rin sa populasyon ng NCR ang apektado ng COVID-19. Kaya paulit-ulit na paalala ng kagawaran, bagaman may pagbuti sa sitwasyon, hindi pa rin maaaring magpakakampante ang publiko laban sa nakamamatay na virus. Alan Manansala, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Na-deploy na ng Philippine National Police ang unang batch ng mga nurse na tutulong sa mga ospital sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Tugon ito ng PNP sa direktiba ni Pangulong Duterte na tulungan ang mga health worker na hirap na sa dami ng pasyenteng hinaharap sa mga ospital. Para sa detalye ng ulat, may report si Leia Ilagan live. Leia, sa ang ospital at ilang nurse ang i-deploy ng PNP? Ella, 10 nurse nga mula sa PNP Health Service ang agad na i-deploy sa Cardinal Santos Medical Center kahapon. Kasabay nga yan, Ella, ng pirmahan ng Memorandum of Agreement ng Philippine National Police at ng Department of Health kaugnay nga sa pag-deploy ng kanilang mga medical forces sa mga ospital sa bansa. Nagpasalamat naman ang DOH National Capital Region Director Gloria Balboa na agad sa pagtugon ng PNP sa pangangailangan nila ng mga medical teams. Hindi na anaya kaya ng kasalukuyang manpower sa mga ospital na tugunan ang mga severe at critical na pasyente na mayroong COVID-19. You have been steadfast in doing your job to provide border control, rain or shine, and to minimize the spread of the virus, and also in managing some of our isolation facilities and vaccination centers to ensure safety and security of our health workers and patients. And lastly, this provision of additional manpower to our public and private hospitals like the Cardinal Santos Medical Center. Thank you also to Cardinal Santos for your support also in this fight against COVID-19. This is really a concrete proof of our cooperation as one country by working together to recover as one. We salute all of you. Mabuhay tayong lahat. Ella, sinabi naman ni General Eliazar na handa ang PNP sa anumang tulong na maaaring ibigay ng pamahalaan lalo na sa pagtugon sa pandemya. To our PNP Medical Force, we commend all of you for your hard work, professionalism, dedication, and commitment during this challenging time. Undeniably, no cause is more worthy than the cause of saving human lives. Nauna nang sinabi ni General Eliazar na mayroong 115 Medical Reserve Force ang PNP na maaaring i-deploy sa mga ospital sa bansa kung kinakailangan. Bukod dyan, Ella, mayroon pa din daw silang nasa 2,500 na mga pulis na mayroong medical background na maaari ding i-train bago i-deploy kung kailangan pa ng dagdag pwersa sa mga ospital. Nauna nang inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang AFP at PNP para i-deploy ang kanilang mga medical contingents o yung mga Medical Reserve Force para tulungan nga yung mga health workers sa pagtaas dahil nga sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ella? So, ang ibig sabihin nito, Leia, yung mga dineploy na mga pulis sa mga ospital ay mananatili muna sa ospital? Ganun ba yon? Tama ka dyan, Ella, no? Mananatili muna yung 10 na mga nurse mula nga dyan sa PNP Health Service. At dyan ay dineploy sila dyan sa Cardinal Santos Medical Center. Nauna na nga, Ella, na sinabi ni Chief PNP na meron pa sila na mga tauhan, ha? Sa 150 pa itong Medical Reserve Force. Ibig sabihin, kahit i-deploy ang nasa 150 na yan, ay hindi naman maaapektuhan yung mga nag-aalaga din naman nilang mga medical health workers na nag-aalaga doon sa mga pulis na apektado din ng COVID-19. Bukod dyan, Ella, may 2,500 pa na nakakalat sa iba't ibang rehiyon sa bansa na may medical background na maaari din daw tumulong basta i-train muna bago i-deploy. Ella. Alright, maraming salamat, Leia Ilagan live na nag-uulat mula sa Mandaluyong City. Inihiling ng grupo ng healthcare workers na papanagutin ang mga may sala sa umano'y anomalya sa pagbili ng overpriced COVID-19 supplies ng gobyerno. Ito ay kasunod ng pagbabawal ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang gabinete na dumalo sa pagdinig ng Senado kaugnay ng naturang issue. Nasa linya ng telepono si Janice Inhente para sa detalye ng ulat. Janice, ano ang tugon ng mga health workers sa issue?
aga questionable pa rin sa ilang grupo ng mga doktor ang transaksyon sa pagbili ng personal protective equipment na ipinasa sa Department of Budget and Management o DBM sa halip na dapat nila ay trabaho ito ng Department of Health at dapat ang DOH ang bumili ng mga COVID-19 supplies. Ayon sa grupo, dapat ay magpaliwanag ang DOH at DBM dahil hindi nila basta-basta ang bilyong-bilyong budget na nila'y marahil ay nasayang lamang. Kaya ipinananawagan ng grupo kay Pangulong Rodrigo Duterte na hayaang magpatuloy ang investigasyon sa Senado at payagang dumalo ang mga opisyal ng pamahalaan na involved sa nasabing issue. Hiniling ng mga ito na magkaroon ng transparency at accountability sa nila ay posibleng anomalya sa pagbili ng COVID-19 supplies ng pamahalaan. Kung bakit ipinasa ng Department of Health ang pagbili ng mga protective equipment na ito sa Department of Budget, sa DBM. So yun yung parang hindi namin ma-explain, no, kasi pinapasa lang ho talaga sa DBM, sa Department of Budget ay yung mga administrative, no, yung mga may kinalaman sa mga administrative part, no, and which means mga office supplies. So ang mga protective equipments, definitely this is a health, this should actually belong to the Department of Health. At ang dapat na nag-purchase nito ay ang Department of Health. And ang medyo nakakasama din ho ng loob na makita ho natin na may dagdag pa pong gastos, no? Dahil po sa ipinasa sa DBM. Ipinunto ng grupo ng mga doktor na labis na ang paghihirap ng mga health workers. Marami ang nagbuwis ng kanilang buhay sa gitna ng pandemya habang mayroon anila mga nananamantala sa ganitong sitwasyon sa pamamagitan ng korupsyon. Nanawagan rin ito sa hanay ng mga government officials na suportahan ang kanilang panawagan na magkaroon ng tamang hustisya hinggil sa umano'y katiwalian. Aga umaasa ang ilang grupo ng mga doktor na magkakaroon ng kumpletong inquiry ang Senado sa lalong madaling panahon upang mabigyan ng kasagutan ng kanilang panawagan na kaparusahan kung may korupsyon man at mabigyan ng hustisya ang hanay ng mga manggagawang pangkalusugan na nagbuwis ng kanilang buhay dulot ng pandemya. Aga? Alright, maraming salamat, Janice Inhente. Inanunsyo ng Department of Health na maaari nang simulan ang pagbabakuna sa general adult population o ang mga may edad 18 taong gulang pataas. At mula sa Quezon City, may report si Aiko Miguel live. Aiko, kailangan pa bang magparehistro sa bakuna ang general adult population at paano ang magiging sistema nito? Yes, Ella, ayon sa Department of Health, kailangan lang din makipag-ugnayan ang publiko sa kanika nilang local government unit kung may registration pa ba o papayagan ang walk-in. Pero dapat ay prioridad pa rin ng mga LGU, ang mga senior citizens o kabilang sa A2 sector at mga A3 sector o mga may comorbidity. At may nakalaan pa rin dapat na lanes para sa kanila. Ella, ayon pa sa DOH, ilalabas na rin ngayong linggong ito ng vaccine cluster ang operational guidelines para naman sa pediatric vaccination na magsisimula na sa Biyernes, October 15. Nakahanda na rin ang mga ospital kung saan idaraos ang pagbabakuna ng mga nasa edad 12 hanggang 17 taong gulang. Uunahin sa hanay ng mga minor de edad ang mga may comorbidity o mga may sakit na kasama sa listahan ng DOH na mga prioridad na mabakunahan kontra COVID-19. Ella, ayon pa sa Department of Health na pagpasyahan ng vaccine cluster, nila Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na palawakin lalo ang vaccination program ng pamahalaan dahil may sapat ng supply ng COVID-19 vaccines para isagawa ito. Yun muna ang latest live. Balik sa'yo, Ella. Aiko, yung mga adult population, pati na rin ang mga menor de edad na babakunahan, sila ba ay magkakaroon din ng booster shot? Ella, sa ngayon ay bukas ang kagawaran maging ang mga kabilang sa All Experts Group na magkaroon nga
ng booster shots ang mga nakatanggap na ng kanilang COVID-19 vaccine, especially yung mga fully vaccinated na. Pero sa ngayon, dahil wala pang sapat na supply at mayroong priority population na uunahin, hindi muna ito isasagawa sa bansa. Ang nakapila pa rin ngayon o ang sisimulan na nga ay yung general adult population na vaccination at yung pediatric vaccination para nga sa mga menor de edad na 12 hanggang 17 taong gulang. Paliwanag dyan ng Department of Health, kapag ka meron ng go signal at may sapat na rin, mas may malaking ebidensya na rin na ma-epektibo nga at makakapagbigay nga ng proteksyon ang booster vaccines, ay saka na rin ito sisimula ng pamahalaan. Pero sa ngayon, dahil limitado rin ang supply ng COVID-19 vaccines, ay doon muna sa priority population ng pamahalaan itong vaccination program, Ella. Alright, maraming salamat. Iko Miguel, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Sinimulan ng ilunsad ng Quezon City Local Government ang no-contact apprehension policy sa mga motorista, kung saan mag-i-issue ng ticket ang traffic management sa pamamagitan ng mga violation na makikita sa mga nakakabit na CCTV. Layo nito na malimitahan ang contact ng mga traffic law enforcer sa mga motorista upang maiwasan ang hawaan ng COVID-19. Mula sa Quezon City, may report si JP Nunez live. JP, gaano naman ka-accurate yung violation na makukuha sa mga CCTV at paano maipapadala yung violation ticket? Ella, aga yung mga violation ticket ay maipapadala yan sa pamamagitan ng mga kamera na makikita doon, yung plate number ng mga sasakyan, ay hahanapin yung may-ari nung mga sasakyan para maipadala mismo doon sa may-ari, kalakip yung violation certificate na merong picture at saka plate number nung mismong naka-violate nung traffic violation na mahuhuli dito sa no contact apprehension ng Quezon City. Inilunsad na ngayong araw ng Quezon City LGU ang magiging bagong sistema ng panghuhuli sa mga traffic violators sa lungsod. Magi-install ang lungsod ng mga traffic cameras sa mga intersection na kayang makadetect ng traffic violation ng isang motorista. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, layon nito na maiwasan ang contact sa mga traffic law enforcers upang maiwasan ang hawaan ng COVID-19. This should be part of the new normal because ang gusto natin talaga ma-minimize ang exposure ng ating mga frontliners at ito ay isang paraan para hindi na magkaroon ng face-to-face contact na maaaring maging sanhi na pagkahawa ng ating mga frontliners. The city government has a free and proactive testing program wherein we test all our frontliners on a regular basis and laging may positive talaga sa hanay ng mga traffic enforcers natin. Bukod dito, aga, may iwasan din ang katiwalian dahil hindi na direktang lalapit ang enforcer sa motorista at maiiwasan ang pangungotong. Paalala naman ng QCLGU sa lahat ng mga motorista na dadaan sa mga kalye sa QC na sumunod sa batas trapiko upang hindi ma-issuehan ng ticket. Kung makaka-violate, ipapadala ang violation ticket sa registered owner ng motor o sasakyan sa loob ng 14 na araw. Sakali namang nais ng motorista na magreklamo kapag nakatanggap ng violation ticket, maaari naman itong ikontesta sa mismong tanggapan ng Traffic Management Office o sa Adjudication Board ng Quezon City. Sa ngayon, aga, pag-aaralan muna o magkakaroon ng evaluation ang Quezon City LGU sa loob ng 30 araw para obserbahan itong no-contact apprehension bago palawigin sa iba pang mga kalye dito sa Quezon City yung pagkakabit ng mga iba pang kamera. Sa ngayon, merong nabanggit sa atin na 3 initial na mga lugar na pinaglalagyan nitong mga kamera na nakakadetect ng violation ng mga motorista. Samantala, yan muna ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez. Umabot na sa mahigit 12 bilyong piso ang kabuang halaga ng mga smuggled products na nakumpiska ng Bureau of Customs sa ikatlong quarter ng taon.
ilan sa mga nakumpiska ng BOC ay mga COVID-19 related products na walang kaukulang lisensya mula sa Department of Health. Para sa detalye, narito ang ulat ni Janice Inhente. Patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng Bureau of Customs sa mga pantalan upang hindi na makalusot ang mga ipinupuslit na mga produktong walang permit o lisensya. Ayon kay Customs Assistant Commissioner Vincent Philip Marunilla, umabot na sa 12 billion pesos ang halaga ng mga smuggled products na nakumpiska ng kawanihan. Kabilang na rito ang ilang COVID-19 related products kung kaya't nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa Department of Health at Food and Drug Administration para sa pagbuo at pagpapatupad ng mga regulasyon sa mga border sa bansa. Nakahuli ko kami ng mga face mask na wala akong kaukulang lisensya galing sa Food and Drug Administration at sa DOH. Ganun din po yung mga gamot na sinasabi nilang nagkiklaim ho na nakakagamot ng COVID-19 pero wala naman pong kaukulang lisensya din. Ito po ay patuloy namin ino-operate at hinuhuli sa labas at sa loob po ng ating mga pantalan. Pinag-aaralan na rin ng BOC ang mga dapat pang ipatupad na guidelines para hindi makapasok ang iba't ibang smuggled agricultural products sa bansa. Habang patuloy din ang pakikipag-ugnayan nito sa Philippine Navy at Coast Guard para bantayan ang mga ilegal na droga na ipinupuslit sa mga pantalan. Ang ginagawa naman nitong mga smugglers ng droga na yun ngayon ay ginagamit po yung ating mga pantalan na wala pong nakabantay na mga ahensya ng Bureau of Customs dahil nga po tinatawag natin itong open seas. Doon na po nila dinadaan. Samantala, dahil sa patuloy na mahigpit na pagbabantay ng ahensya, nalagpasan na nito ang tax collection kung saan umabot na sa mahigit 1 bilyong piso nito lamang buwan ng Setyembre. Yung amin hong collection last month, no? Noong September, na ang aming surplus po sa aming target for September ay may higit na 1 bilyon piso. Yan po ang pinakamataas na koleksyon sa isang buwan ng Bureau of Customs sa kanya pong kasaysayan. Tiniyak naman ng ahensya na patuloy pa rin ang kampanya kontra korupsyon sa loob ng BOC. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakataas ngayon ang storm signal number 2 sa 9 na lugar sa Pilipinas bunsod ng Bagyong Maring. Batay sa 8 a.m. forecast ng Weather State Bureau ng Pag-asa, bahagyang bumagal ang bagyo habang tinatahak nito ang direksyon ng Luzon Strait. Kabilang sa mga lugar na nasa signal number 2 ang Batanes, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, northern portion ng Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Habang signal number 1 naman, ang nalalabing bahagi ng Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, northern portion ng Bataan, gayon din ang Quezon, pati na ang Calaguas Islands. As of 7 a.m., namataan ang sentro ng Bagyong Maring sa 325 kilometers ng silangan ng Apari, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 85 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 105 kilometers per hour. Posible pa rin na mag-landfall ang bagyo sa northern portion ng Cagayan habang papalapit ng Batanes. Inaasahan naman na lalabas ang Bagyong Maring ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga o hapon. Abiso po sa ating mga motorista, magpakarga na po ng maaga dahil malaking taas presyo na naman ang ipatutupad sa kada litro ng petrolyo ngayong Linggo. Tinatayang 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos ang dagdag presyo sa gasolina kada litro, habang 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos sa diesel at kerosene. Paliwanag ng oil industry players, ang taas presyo ay bunsod ng malaking kakulangan ng supply ng langi sa buong mundo. Malaki rin ang tsansa na tumaas pa ang presyo sa susunod na Linggo kapag hindi lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng ikalawang Pedro, Kapitulo 3, Versikulo 9, na nagsasabi,
hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na ang sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. At bago po kami tuluyan magpaalam, nais po muna naming batiin, lalong-lalo na ako dahil isa siya sa mga matatali kong kaibigan, lalo na sa larangan ng industriya ng balitaan. At mahigit 3 dekada na kami magkaibigan, hanggang ngayon hindi pa rin siya nagbabago, hindi ko alam kung ano ang kanyang sikreto. Happy birthday, Kuya Daniel Razon, at ang wish ko sa iyo, iisa lamang, good health. At isa rin ang kanta ko para sa iyo. Sana ay mabusog mo kami. Happy birthday! Ikaw naman, Aga. May pa-jingle ka pa, Ella. Happy birthday po, Kuya Daniel Razon. At samahan ka naman po palagi ng Panginoon at ang iyong mga mahal sa buhay. Salamat po, Kuya, sa iyong tiwala po sa amin at sa iyong tulong sa amin pong mga empleyado ng UNTV at sa amin pong sambahayan. Maraming salamat po sa Panginoon at naway lagi ka pong ingatan at laging patnubayan ng Diyos sa iyo pong advokasya, sa pagtulong sa kapwa at sa paglilingkod po sa Diyos higit sa lahat. Ayan, Ella. Sige Happy po, birthday! Maraming salamat po. Happy birthday, Kuya Daniel. At yan po ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CNews, may balita saan man panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.